Hi guys, assalamualaikum and welcome again sa Amer TV. So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa BPI Mobile Key. So may mga nababasa kasi ako guys na nag-i-error yung pag-activate nila ng kanilang mobile key online. So ang error na ito is error A to Z. Okay, so hinanapan natin ang solution guys. Okay, so ano ba yung mga dapat natin tandaan guys pag mag-activate tayo ng ating mobile key sa ating BPI mobile banking or online banking. Okay, so unang-una guys is natackle na natin ito sa mga unang videos natin. Okay, so unang-una guys is pag nasa abroad tayo is may tendency talaga na mag-i-error yung pag-activate natin ng ating mobile key. Okay, so pangalawa, kailangan guys is dapat natin tandaan na yung mga ibang devices like Huawei, so as experience before, so yung sa tatay ko, tulad ng sabi ko sa inyo dati dun sa unang vlog natin, so may mga Huawei guys na hindi natin pwede activate yung ating mobile key. Okay, so it means hindi sila compatible na ma-update yung ating mobile key sa device na yon. Okay, so hindi naman lahat ng Huawei guys, meron naman din ibang devices like ibang Huawei models, so pwede pa natin siya i-activate doon. Okay, so pangatlo, so ito yung bago guys, so dapat nating tandaan pag mag-activate tayo ng ating mobile key, so always check the time and date. Okay, so punta tayo dito sa ating settings. So ayan, phone settings guys, punta kayo sa inyong phone settings, then i-search natin yung date and time. Okay, so time na lang yung i-search natin. So i-try natin itong tricks na ito para ma-activate natin yung ating mobile key. Okay, so hanapin natin yung date and time. Ayan. Okay, so ito, date and time. Okay, so ayan, so as you can see, dapat dito sa date and time, so naka-activate itong automatic date and time. So kung ganyan yung nakikita nyo sa inyong cellphone ngayon, so dapat naka-automatic yan siya. Ayan, i-activate lang natin. So yung automatic time zone is naka-activate din yan dapat. Okay, so ayan. So ngayon, try natin, for example, kung na-activate na natin ito, pwede na natin i-try ulit na i-activate yung ating mobile key. Okay, so ayan, so as you can see, sa akin kasi is naka-activate na siya, pati yung biometrics for mobile key, so naka-activated na yan siya. Okay, so ayan, so ganun lang yung gawin nyo guys pag mag-error yung pag-activate niyo ng inyong mobile key. For example, error A to Z. So paki-check yung date and time. Ayan, date and time. Then dapat yan is naka-automatic yan, naka-activate yan. Okay, sa automatic. And then try natin siya i-activate ulit. Okay, so kung gagana guys, very good. Okay, so kung hindi pa rin siya gagana, pwede tayo tumawag sa BPI hotline para malaman nila na hindi tayo maka-activate ng ating mobile key. Okay, kasi pag hindi tayo naka-activate guys, so hindi tayo makakatransact sa ating BPI mobile banking. Okay, so ganun lang kadali guys. So again, sana makatulong ito sa inyo. Thanks for watching and don't forget to subscribe to Amer TV for the latest videos na aking i-upload. Sukran and wasalam.